So yun, baka may mahihikayat pa kayong pumasok sa mga classmate ninyo kasi mahalaga po yung ating mga pag-uusapan sana. Sige, kung wala, wala naman ako magagawa. So, sige. Ilang paalala na lang bago tayo magsimula dun sa ating pagtalakay. Ang una, bagaman hindi ko pa na-checkan talaga, gaya na napag-usapan natin last time, sabi ko, na sisikapin natin na dapat lingguhan yung pagpapasa ng module. Pero ako mismo, hindi ko siya nasunod kasi nga dahil lubang naging abala ako sa paghahanda sa face-to-face. So, hindi ko siya na-checkan. Hindi ko pa na-checkan yung module 5, 5 and 6, 7, 8, saka 9 and 10. Pero, ang magiging consideration ko po sa pag-check ay yung date. So, kung hinihintay ko lang lumuwag ng konti o maubos yung aking backlog para masimulan ko na yung pag-check. Pag nag-check po ako, kasi malapit na matapos ang ating third quarter, pag nag-check po ako, so automatic lahat ng walang pinasa, pasensya na, hindi na po ako tatanggap pagkatapos ko mag-check. So yun ang usapan po natin. Pinaliwanag kong mabuti yan. So kung hindi pa kayo nagpapasa, so since hindi pa naman ako nag-check, tatanggapin ko pa yan. Pero after po nung kung mag-check, hindi nyo na po pwedeng habulin yung mga module na na-check ko na. So ano na lang pwede yung habulin, yung gagawin pa na lang natin o yung gagawin pa lang. Na mina-expect ko sana wala na tayong magiging problem din sa mga nauna. Okay, napaalala lang yan. So yung module 2, hindi na natin didiscuss kasi sa palagay ko, hindi natin kailangan yung module 2. Kaya diretso tayo doon sa, babalikan natin ngayon yung module 3 at module 4 kasi ito yung introduction natin doon sa pagtalakay sa mga iba't ibang uri ng teksto. So madadownload nyo na po to sa ating e-learning platform. Ang hirap lang kasi dalawa lang yung kausap ko dito. Iyayama na. Ay samasayang po yung ating oras. Umuloy na tayo. So itong mga pag-uusapan natin sa palagay ko, ano pa kayo, junior high school pa kayo, napag-aralan nyo na to. Tama ba? Itong informatibo, persuasive, tama ba? Napag-aralan nyo na ito noon, no? Pwede bang sagot kayo sa chat box? Napag-aralan nyo na ba ito noon? Sabihin nyo kung hindi pa para hindi ako masyado mag-expect kung hindi pa. Napag-aralan nyo na ba yung mga informatibo, deskriptibo? Yan, sabi ni Victor, napag-aralan na daw nila. Kasi ano ito pang junior high school to, actually pang elementary nga ito Itong pag-uusapan natin. Kaya nga lang, sabi ko nga, pagkakalala ko. Yun. Ang alam ko kasi talaga pinag-aaralan to. So, nung nagturo ko ng elementary at nagturo ko ng junior high school, halos lahat naturo ako na maliban sa preschool, sa kinder, yun lang hindi ko naturuan. Kahit college, nakapagturo na din ako. Ito yung ilan sa consistent o mula sa elementary, junior high, senior high, at college, pinag-aaralan pa rin. So, consistent yan. Wait lang. Baguhin ko lang yung settings ni Agin. Yan, nakakapag-chat na po kayo, no? O, kasi pinalitan ko yung meeting link para gumana yung chat box. So, yun. Yun nga lang, gaya na nakwento ko sa inyo nung unang araw ng ating klase dito sa pagbasa, isa nakakalungkot na karanasan ko sa pagtuturo ng subject na to, nakikita ko na maraming mag-aaral yung may problema sa pagsusulat. Maraming mag-aaral yung hindi pa ganun ka sanay, kabihasa sa pagsusulat ng mga teksto. O hindi pa rin ganun ka sanay sa pagpapahayag sa paraang pasulat. So, yun yung isa sa nakakalungkot. Bakit? Kasi, inaasahan, pag nakarating kayo sa antas na to, grade 11, malaki yung pinagkaiba nyo sa mga elementary. O,
malaki pinagkaiba nyo dun sa mga nagsisimulang nag-aaral na magsulat ng mga tekstong ito. Pero tanggapin natin na mayroong ganon. Mayroong ganon na hirap talagang magsulat. Kaya ang layunin ko ay ipasulat lahat to sa inyo para kahit papaano, magkaroon kayo ng karanasan sa pagsusulat. O kung meron mang kakulangan, may problema kayo sa pagsusulat, maisaayos natin. So hindi to para pahirapan kayo o para lang mas marami yung bumagsak. Kundi ang layunin ko dito matuto kayong magsulat. Kasi sa tagal ko nga nagtuturo ng subject na to, madalas disappointed ako. Disappointed ako kasi hindi ko makita yung kausayan sa karamihan ng mga nagpapasa. Yung iba, mema lang talaga. So, yun. At alam naman ninyo, nabanggit ko yan, na nakikilala ko lang ang estudyante base sa kanyang pinapasa. So, wala akong pakialam kung paano nyo ipakilala yung kung anong pangalan ninyo talaga o anong ugali ninyo. Ang may pakialam ako kung ano po yung pinapasa ninyo. So, kung anong pinapasa nyo, doon ko kayo natatandaan. Ang kadalasan nangyayari, natatandaan ko yung estudyante sa hindi magandang paraan dahil ganun siya magsulat. So, gusto ko mabago yon. Kaya sana maayos natin yon dito sa ating pagsisimulang magsulat. So, pag-usapan natin. So, natutuhan ng karamihan noong nasa mababang paaralan pa na bumuo ng pangusap na may kanya-kanyang layunin. So, sa pagbuo nito, may kanya-kanyang ibinabahagi ang manlat sa mga mamamasa na nasa paraang pasalaysay, patanong, pautos o padamdam. So, pagkasama-sama namang pangusap na ito, nakabubuo tayo ng teksto na may kanya-kanyang kalikasan at katangiang nakaangkla sa layunin nito. So, marami tayong tinatawag na teksto. So, technically, pag sinabi nating teksto, isang bagay o isang ideyang nakasulat. Yun lang ibig sabihin ng teksto. Ganyan nga lang, marami kasing maraming paraan para maiuri natin yung teksto. So, pwede natin iuri yung teksto ayon sa forma. Yung sabihin ng ayon sa forma o ayon sa kayarian, gaya ng tula, sanaysay, maikling kwento, nobela. Ano kanya, pwede natin siyang iuri ng gano'n. Pero madalas, inuuri natin may uri natin yung teksto sa kanyang layunin kasi doon siya mas madalas na inuuri. So pag sinabi natin teksto, hindi to limitado sa sanaysay. Ha? Kasi madalas naiisip nyo pag teksto sanaysay. Hindi po siya limitado doon. Pwede siyang balita, pwede siyang kwento, pwede siyang nobela, pwede siyang tula. Yun yung ibig sabihin ng teksto. Kailangan lang yung teksto nakasulat. So pag hindi yan nakasulat, hindi yan teksto. Bawa, video. Yung video, hindi yan teksto kasi hindi yan nakasulat. Kaya minsan natatawa ako na yung tekstong informatibo pero video. Hindi dapat ganun yun. Dapat nakasulat yun. So, ngayon, ang gagawin natin, ang pag-uusapan natin para sa subject na ito, ang pagsulat ng teksto ayon sa layunin. So, may iba-iba tayong layunin ng pagsusulat. Yun ay maaring magsalaysay ng pangyayari, magtanong, maaring may layon tayo mag-utos, maglahad ng damdamin, o manghikayat, o magbigay ng panuto, ilahad ang posisyon natin sa isang bagay, o maglarawan. So, depende ito sa kung anong gusto nating mangyari. So yun ang ating pag-uusapan sa ngayon. Ito ay pagpapakilala pa lamang, pag-uusapan natin yung mas detalyadong paraan ng pagsusulat pag inisa-isa natin itong mga to sa susunod na linggo. So sa susunod na linggo, pag-uusapan natin na informatibo lang. Sa susunod pa muli, deskriptibo lang. Hanggang sa matalakay natin lahat. Okay. So una ay tekstong informatibo. So alam na natin yun mula sa salitang ugat na inform, mula sa Ingles na inform o informative na hiniraman nito sa Ingles, ibig sabihin po nito, pumapasok. Admit. Okay. Ay may layon ito magbigay ng impormasyon na magpaliwanag ng may kalinawan at walang pagkiling sa paksang tinatalakay. So pag sinabi natin pagkiling, walang usapin ng personal na opinion dito. Kundi lang gagaling lamang ito sa mga mga batayan
at that o datos na maaari maglahad ng totoong pangyari o naitala sa kasaysayan. So pag sinabi nating informatibo, mahalagang tandaan natin ang layunin nito ay magbigay ng impormasyon. Halimbawa, ano ang COVID? Ano ang COVID? So pag nagbigay ka ng definition ng mga statistika ng mga kasaysayan, so yun ay inform, layunin mo doon ay informatibo. So layunin mo ay sagutin yung tanong kung ano ba yung COVID. O layunin nating magbigay ng impormasyon. Naka nyo. Yung infographics ay maaari nating ituring na isang teksto kasi may nakasulat. Ganyan nga lang, pero hindi ganun po yung gagawin natin. Ha? Kasi hindi yun yung kasanayan na nais mahubog nung klase natin sa pagbasa at pagsusuri. So, tandaan nyo po yung paano natin kinikilala yung mga teksto kasi sa gawain natin pagkatapos ng klase natin ito ay ang inyong gagawin ay maghahanap kayo ng mga teksto, maaring printed o maaring online, na makikita ninyo at sisipiin nyo ito at kikilalanin nyo kung sila ba informatibo, deskriptibo, narratibo at iba pa. So kaya mahalagang tandaan ninyo yung ano yung dapat nyo tingnan para masabing kung ano ang kanilang uri ng teksto. So pag informatibo, layunin, magbigay ng impormasyon at nakabatay lang ito sa mga batayan o datos. So, walang opinyon. Sunod ay deskriptibo. So, pag sinabi naman deskriptibo, mula sa salitang Ingles na hiniraman ito na descriptive o describe, ay, layunin ito ay maglarawan gamit ang pang-uri at pang-abay upang maisalarawan ang anumang nais bigyan ng buhay ng manunulat sa imahinasyon ng mababasa. So saka natin pag-usapan, sir, ano po yung pang-uri, sir, ano po yung pang-abay, saka natin pag-usapan yan pag nandun na tayo doon sa aktwal na pagtalakay ng deskriptibo. So, ang layunin lamang ng deskriptibo ay maglarawan. Kung halimbawa, nagpunta ka sa isang lugar, marami ka kasing pwedeng sabihin tungkol sa isang lugar. Pag ang binigay mo ay kasaysayan ng lugar, yan ay informatibo. Pero kapag inilarawan mo o sinabi mo kung ano yung nakikita mo sa lugar, halimbawa, makikita sa lugar na ito ang isang matandang simbahan. Ang kulay ng simbahan ay kulay brown, halimbawa, kulay brown. Napupuno ito ng mga lumot kaya madalas ay kulay berde, di ba? Nagbabanggit ka ng mga bagay na nasasalat ng iyong pandama, gaya ng paningin, pangamoy, panlasa, pandamdam at pandinig. So yun, kung ano man yung mga nasasagap ng mga senses o pandama natin, yun yung tinatawag nating description o paglalarawan na siyang inilalagay natin sa tekstong deskriptibo. So asahan ninyo, pag nagsuri kayo, nang naghanap kayo ng mga tekstong deskriptibo, dapat maraming tinatawag na adjective o pang-uri. Sa ating isa-isahin yan, sa Pilipino medyo maraming usapin kasi sa pang-uri, lalo na sa pang-abay. Maraming dalawang klase ng paglarawan. Una, yung tinatawag nating objetibo, wala dapat kayan, objetibo, walang kaya. Objetibong paglalarawan kung ito ay nakasandig sa totoong description at katangian ng anumang inilalarawan. So, liramin natin ng konti. Pag sinabi natin objetibo, ito yung tiyak na itsura ng bagay base dun sa nasasalat ng ating pandama. Halimbawa, yung cellphone ko, black o itim. So, may kukontra pa na itim tong cellphone ko. Diba? Wala namang kukontra kasi kulay itim talaga yung cellphone ko. So yung objetibo kasi nakabase ito so sa tiyak na nakikita natin sa isang bagay o tiyak na amoy, tiyak na lasa, tiyak na nadidinig o nadarama. Bawa, malamig ang simoy ng hangin. So yung malamig talaga siya kasi yun yung nadama mo. Nakaupo natin. So this objetibong paglalarawan yon kasi nakabase siya sa pandama. Yung subjetibo, walang K, subjetibo naman na paglalarawan ay nagmumula naman sa mayamang imahinasyon ng sumusulat ng paglalarawan. Madaliin natin ng konti. Yung
Sa objetivo, madalas nakabase din to sa objetivo. Pero ang ginagawa sa objetivo ay nilalagyan ng masining na paraan ng paglalarawan. Masining na paraan ng paglalarawan. Maaring gumamit tayo ng tayutay o gumamit tayo ng retorika o masining na pagpapahayag para mas maging mabisa yung paraan ng ating paglarawan. Bawa, kaysa sabihin natin matanda na ang isang tao, paano natin siya pwedeng sabihin sa ibang paraan? Sige nga. Ito ay introduction lamang, ha? Wala pa tayo doon sa actual na pagsusulat. Okay lang po sa mga na-late, okay lang po. Paano natin pwedeng sabihin na tumatanda na ang isang bagay o ang isang tao? Na hindi natin sinasabi yung word na matanda. Nga, paano natin pwede sabihin, ginagawa nyo to, maniwala kayo sa akin. Kumukulubot, okay? Kaya lang kasing kumukulubot, nakikita eh, no? Ba, kumukulubot na ang kanyang balat. So, objetibo ba siya? Subjetibo? Sa tingin nyo, objetibo ba yung kumukulubot o subjetibo? Nakikita nyo ba yung kulubot sa balat? Nakikita nyo ba siya? Diba nakikita natin yung kulubot sa balat? So, yung paglalarawan na kumukulubot yung balat, objektibo yon. Kasi nakikita natin yung kulubot. Sa subjetibo, yung mga bagay na nakikita natin, objektibo, ay ipinapahayag natin sa paraang medyo malayo. Halimbawa, wala natin pwedeng sabihin tumatanda na. Halimbawa, pwede nating sabihin napaglipasan na ng panahon. O, may kalumaan. Sige, pwede. O, napaglipasan na ng panahon. So, yung napaglipasan ng panahon ay paglalarawan sa isang bagay. Diba? Pero, hindi siya direktang nakikita doon sa bagay. Nakanya, hindi siya tiyak. Hindi katulad ng kulubot. Kasi kulubot, alam natin tsura. Pero yung napaglipasan ng panahon, question mark yan, di ba? Question mark yan. Kasi depende na yun sa mayamang imahinasyon nung gumagamit. Halimbawa, kumukulo ang dugo. So yun, yung kumukulo ang dugo ay isang pagmamalabis. Diba? Sa pinag-aralan na rin yan sa mga tayutay. So yun ay isang subjetibong paglalarawan. So, bagaman nakabase siya doon sa objetibo, sabihin nun galit. Pero ginagamit natin yung mayamang imahinasyon para mas mapakita natin yung sindi o tindi ng damdamin na nadarama nung inilalarawan natin. Okay. So saka natin pag-usapan yung tiyak na para paano natin sa tiyak na gagamitin sa mga tekstong susulat natin pag nandun na tayo sa deskriptibo. So yun. Kaya tinuturo ko lang sa inyo para kapag nagbasa kayo, kasi yun nga, nabanggit ko yung gawain natin eh, tutukoy kayo, maghahanap kayo at tutukoy kayo ng mga tekstong mababanggit natin at papaliwanag nyo kung bakit siya kabilang sa teksto na yon. Kaya tandaan nyo po yung mga clue. Sunod ay yung naratibo. Ito yung pinakamadali eh. So naratibo, mula sa English na narrative o narrate. Ang ibig sabihin ay nagsasalaysay o nagkukwento ng mga pangyari sa tao o tauhan na naganap sa isang partikular na panahon o tagpo. Madalas, minsan may bahid to ng konting informatibo o may bahid ng konting deskriptibo. Pero tandaan natin, sa pagtingin ng teksto, dapat ko ano yung namamayani o yung majority na layunin o paano ba, nangingibabaw na layunin dun sa teksto. Kasi pwedeng nagkukwento ka may kasamang facts o may makasamang impormasyon. Nagkukwento ka na may kasamang paglalarawan. Pero tignan natin yung sa kabuuan, ano ba yung kanyang intention? So, kung ang intention niya ay magkwento ng pangyayari, siya ay isang naratibo. So, maaaring nasaan yung pasalaysay, ay ang anyo ng salaysay ay nasa tuwirang pamamahayag o nangungusap mismo gamit ang kanyang dialogo sa loobin ng damdamin. Maaaring din naman nasaan yung dituwiran na nagsasalaysay ng mga sinabi ni isip o nararamdaman ng tauhang nangungusap. So, pwede itong first person, second person, o pwedeng third person. Diba? Alam natin yan. Yung unang panauhan, ikaw yung nagsasalita. Kinakwento mo na
ako, nagpunta ako sa simbahan. Nakanya. Pag second person, nagpunta siya sa simbahan. Sa third person, pwede rin nagpunta siya sa simbahan o nagpunta sila sa simbahan kasi hindi ka nakasali. So basta ang tandaan niyo po, yung naratibo, nagkukwento. Halimbawa, nagpunta ka sa Baguio, kinuwento mo yung mga pinuntahan mong lugar, naratibo yon. Nakanya, naratibo yon. So, sir, pwede po siyang bumagsak sa deskriptibo? Pwede ba siyang bumagsak sa informatibo? Pwede, kasi, di ba, may impormasyon din minsan ng pagkukwento. Minsan, may naglalarawan ng pagkukwento. Yun nga lang, titignan natin yung nangingibabaw. Mula simula hanggang dulo, ano yung nangingibabaw na layunin ng teksto? So, ganoon natin siya pipiliin. Kaya titignan natin ano yung nangingibabaw na layunin. Okay. So, nasundan po ba yung tatlo? Yung informatibo, deskriptibo, at naratibo. May tanong po ba sa ngayon? Tanong? Wala? So, kung naiintindihan, pwede bang maglagay ng okay? O kaya, mag-thumbs up na lang, thumbs up. Kung naiintindihan sa chat box, may thumbs up yata dyan. Tama ba? May thumbs up ba dyan? Para lang malaman ko na yan. Kung walang thumbs up, okay na lang para malaman ko. Ah, walang emojis. Okay. Yan. Sige. Thank you. Para lang alam ko na naiintindihan natin. Pag may tanong, magtanong po agad para masagot ko agad. Sunod naman ay yung tinatawag nating persuasibo o persuasive at yung argumentatibo. Itong dalawang ito, medyo may malaki silang pagkakatulad at may maliit silang pagkakaiba. So, malaking pagkakatulad, pareho silang nanghihikayat. Pareho silang nangungumbinse, pareho silang nanghihikayat. Kaya pareho silang intensyon na nakuhain yung damdamin ng nakikinig o nagbabasa. Pero, ang pinagkaiba nila, yung persuasibo, nilagay dito, ginagamit ang subjetibong tono o pagkiling na manunod sa paksa. Argumentatibo ay datos na nilalahat. Baguhin natin impormasyon. So, yung persuasibo, layunin nating manghikayat ng isang tao, subalit wala tong himig ng pakikipagtalo. Yun yung pinagkaiba niya sa argumentatibo. Halimbawa, nanood ka ng commercial at iniinganyo kang bumili, di ba, sa ng mga commercial. Nabasa mo, sawa ka na ba sa ginagamit mong cellphone? Palitan mo na yan, ang bagong, di ba? Ako, wala siyang himig ng pakikipagtalo, pero hinihikayat ka niya. So, persuasive po yun. So, yung madalas ginagamit ang persuasive sa mga produkto, sa mga propaganda o mga, sa mga anumang puntong nangihikayat, halimbawa, nangihikayat ka ng pagbabago, minsan hindi naman siya nakikipagtalo. Diba? Pag hindi siya nakikipagtalo, persuasive yun. Madalas, ang layunin lang nito ay hikayatin ng taong maniwala doon sa pananaw nung naggumagawa ng teksto. Nakanya, hindi yun ang layunin. Dapat yung iniisip ng manunulat, pagkatapos niya magbasa ng isang mambabasa, dapat pareho na sila ng pananaw. Kung hindi, bigo yung persuasive. Kasi yung layunin nga niya ay manghikaya. Samantala, ang argumentatibo naman, layunin nito na makipagtalo. Layunin nito na makipagtalo o merong posisyon ang manunulat sa isang paksa. Meron siyang posisyon sa isang paksa. At nais niya itong ipaliwanag at salungatin yung kabaliktarang panig nito. So, para mas madali niyo maintindihan, pagpasalita nyo ginawa yung pakikipagtalo, ang tawag doon ay, anong tawag doon sa pasalitang paglalahad ng inyong opinion tungkol sa isang bagay? Nagtatalo-talo kayo. Anong tawag doon? Yan, tama si Gian, tama si Victor. So, ang tawag po doon, debate o debate. Ang tawag ko dyan dati, debate, kasi nag-aaway lagi yung mga contestant. So yung debate o debate, pasalita. Pasalita yan. At inilalahad ng magkabilang panig yung kanilang mga pananaw
at paninindigan, mga patayan, para ipagtanggol yung kanilang pinaniniwalaan. Diba? Ganun yung debate. Pero kapag ginawa mo yan ng pasulat, ang tawag dyan, tekstong argumentatibo. Naka nyo, kumbaga nakikipag-debate ka ng pasulat. Yun yung ginagawa mo sa, yung talumpating binabasa nila, tekstong argumentatibo yon. Layunin niya makapagtalo. Nakuha po, nasundan. Ang pinakamabisang halimbawa natin nito ay, meron ba kayong halimbawa? Meron ba kayong nabasa ng mga teksto na ang layunin ay makapagtalo? O ilahad yung posisyon ng manunulat tungkol sa isang paksa o issue? So, syempre, dahil nagde-debate, may himig ito ng pakikipagtalo, baga minsan agresibo yung tono, Facebook comment, no? Madalas ano yan eh, nagtatalo yung mga tao. Kumbaga, ang gamit ng wika o yung layunin ng wika ng nilagay nilang post o ng chat o ng comment ay argumentatibo. Nakikipagtalo sila. Nakanya. Pero pag mga halimbawa, mga produkto na lagi ako nakakita ng ganun eh, na sasabihin niya, nag-Facebook lang ako, kumita na ako ng ganyan-ganyan. Diba? Kumita na ako ng ganito. Tapos sabi, mag-send ka lang ng PM para may paliwanag sa'yo. Yun naman, persuasive yun. Nakanya, wala silang kahalagahan ng pagpapabaksin, malinaw yan, maganda yan. Yung kahalagahan ng pagpapabaksin, depende yan. Kung ang layunin lang niya ay ipaliwanag sa iyo ang kahalagahan ng pagpapabaksin, pwede siyang mauwi sa dalawa. Pwede siyang maging informatibo kasi layunin to ay magbigay ng impormasyon. O persuasive kasi layunin niyang hikayatin ka. Pero kapag ang layunin naman ng paglalahat ay kontrahin yung pananaw ng mga ayaw magpabakuna, halimbawa, ang ginawa niya, baga parang Mythbusters yung ginawa na yung mga maling pananaw, kinokorek nung tamang pananaw, argumentatibo na yun, nakikipagtalo na siya. May himig na siya ng pakikipagtalo. Political perception, no? Usok-uso yan sa Facebook. Kaya minsan ang toxic ng Facebook, nakakatamad na lang, nakakatamad magbasa. Kaya minsan ako, pag nag-Facebook ako, NBA lang tinitingnan ko kung sinong nanalo. Pero hindi ko na tinusunda kung sino nag-political rally, kung anong mga, walang katapusang batuhan ng putik. Dati kasi literal yun, yung mudslinging, batuhan ng putik, kasi may putik noon. Ngayon, laitan lang talaga yung batuhan ng putik. So, pag naghanap po kayo ng teksto na magiging halimbawa nito, ilan sa pwede natin maging halimbawa ng tekstong argumentatibo, ang pinakamabisa ay isang editorial. Na kanya, text, balitang editorial. Kasi ang balitang editorial ay isang uri ng balita na ang punong tudling o editor-in-chief ay mayroong kapangyarihan na ilahad yung kanyang sariling opinion tungkol sa isang issue. So pwede, meron siyang sariling pwesto sa pahayagan na ilalahad niya yung kanyang pananaw tungkol sa issue. So dahil pananaw niya yon at dahil siya ay punong editor ng dyaryo, pwede niyang ilagay yung kanyang gustong sabihin doon. Siyempre, dahil kumbaga credibility ang nakataya, dapat may mga batayan siya. Dapat may mga sinusundang batayan. Kasi kung hindi, pwede naman mapublish yun, pero siyempre, credibility naman yung nakataya. So, basta tignan niyo po mabuti yung layunin. Ito ba yung nangihikayat lamang? Walang layuning makapagtalo? Kung nakikipagtalo siya, argumentatibo. Sa panguli, sa mga uri ng teksto ay yung tekstong procedural. So, sa tekstong procedural, napakadali lang nito. Mula sa kanyang pangalang procedural or procedure, layunin ng teksto na maglahat ng pagkakasunod-sunod ng mga gawain para maigsagawa yung isang bagay. Ano? Ginagawa ang isang bagay para upang siya ay masundan ng mambabasa. Pero pwede nito ang wasto o tamang paraan kung paano isagawa ang isang bagay para sa simple, malinaw at madaling maunawaan. So, ito yung pagkakasunod-sunod ng mga hakbang na dapat gawin para maisagawa ang gawain ng maayos. Ang pinakamabisang halimbawa ay
ay? Anong pinakamabisang halimbawa natin? Ano sa tingin niyo pinakamabisang halimbawa ng binabasa ninyo para magawa niyo yung isang bagay? Sino nagluluto? Nagluluto ba kayo? Kung nagluluto kayo, anong madalas example natin dyan? Ayan, manual, pwede yun. Pag may gamit, bumili ka ng bagong TV, ng bagong rep, ng cellphone. Yan, cookbook, tama. O tinatawag natin, ang tawag natin sa cookbook. Tama yon, tama yon. Pero may mas ano tayo, may mas karaniwang pang tawag. Sisimula sa R. Yan, instruction, tama din yan. Anong tawag doon sa cookbook? Nagsisimula sa R. Re? Wala pa din. Yun, tama si chat ni. Recipe, tsaka si Victor. So, recipe, ang pinakamadalas na halimbawa dito, di ba pag hindi nyo alam lutuin yung isang bagay, dati may recipe book, may cookbook nga, sabi ni Gian, na pwede mong sundan. Ngayon, nag-google na lang yan, yung cookbook na yan. Tama din yung manual, bawa, meron kang biniling mga bagong gamit, so susundin mo yung tamang hakbang na nakalagay dun sa manual, paano siya gamitin, especially kung bagong-bago talaga yan. Or mahirap siyang i-explore. Yung sinabi naman ng AG na instruction, bawa sa pagsusulit, sinabing bilugan ang titik ng tamang sagot, tapos sinulat mo yung letter, di ba? Ang galing. Pero may gumagawa nun. So mahalaga yung instruction o panuto. So, minsan, halimbawa, mga steps o instruction sa pagkuha ng national ID, example, ganina kasi galing ako sa Ayala Mall, Marikina, walang pila dun sa ano, walang pila dun sa national ID. So, binasa ko yung instruction. So, kailangan mong sundin yung mga hakbang, yun yung dapat mong dalhin, ano yung mga pupuntahan mo, at iba pa. So, ang layunin nun ay maglahad ng pagkakasunod-sunod ng dapat natin gawin. So, isa to sa pinakamadaling gawin at gawin, isulat at hanapin. At isa rin sa pinakamahalaga na, na tekstong ginagamit natin sa araw-araw. So, yun po yung module 3. So, yung module 4, halos pareho lang naman. So, daanan lang natin. Pareho lang ito, halos. Ayan o. Pinapakita ko lang sa inyo to para kung meron mang pagkakaiba ng pagpapaliwanag, eh, pwede nating madagdagan yung napag-usapan natin. So, sa tekstong informatibo, so, ang emosyon, damdamin sa loobin, kaisipan, opinion at sarili na mayakda ay maaaring mabigyan ng pagkakataong isiwalat. So, sabi dun kanina, hindi pwede, di ba? Hindi pwedeng idagdag yung sariling pagkiling. Pero, kasi pag may sariling pagkiling na, minsan nakahantong to dun sa argumentatibo na kanyo. Kaya dapat iwasan natin yung paglalagay ng personal na damdamin ng nagsusulat. So kapag nakita nyo na yung nagsusulat, eh, sariling opinion niya yung kanyang nilalahad, X na yun sa informatibo. Nakanya, hindi siya pwede doon. Kasi pwedeng informative, pero baka pananaw niya yun o position niya yun sa isang paksa. So maaaring bumagsak siya sa ibang layunin. Sunod, sa deskriptibo naman, ayun, dagdag natin. Ito, nagtataglay ng impormasyon may kinalaman sa limang pandama. Yun. Paningin, pandinig, panlasa, pangamoy, at pandamdam. Dapat pandamdam to. So kung ano man yung nasasalat ng mga pandama ninyo, pwede natin siyang ilagay doon. Mabango ang halimuyak ng bulaklak. Diba? Pero wala naman akong natandang mabahong halimuyak. Usually ang halimuyak ay mabango. Ano ba? Malakas ang tugtog ng radyo, di ba? Pero pag halimbawa sa subjetibong paglalarawan, pwede mo sabihin ano, malungkot ang saliw ng musika, di ba? Malungkot yung di mo naman nakikita yung kalungkutan sa musika, eh, di ba? Pag gusto mo lang sabihin na ganun yung klase ng tugtog, pwedeng mabagal, pwedeng nakakaantig, pero nakakaantig kasi eh, pwede nang ano eh, pwede nang bumagsak sa subjetibo. So bibigyan mo siya ng masining na pagpapakilala. So saka natin linawin pa yan pag nagsulat na tayo. So the persuasive, yun, ito ay ginagamit na sa mayakda upang kumbinsihin ang mamabasa sa tama o tiyak na ang kanyang sinusulat.
Tine-check lang natin kasi medyo pag sinunod natin yung definition kanina, magmumukhang pareho yung persuasive at yung argumentatibo. Gabriel, mas natandaan natin na layunin nito namang hikayat. So, X natin itong expository kasi yung expository halos pareho sa informatibo at yung referential. Kasi ang expository, layunin natin dito na magbigay ng information pa din. Mag-expose, exposition, maglahat. Madalas makakang magiging hantungan nito ay informatibo pa din. Kaya para walang kaguluhan sa buhay, huwag nating pansinin itong expository. At yung referential naman, kung titignan natin, informatibo pa din siya, sinasabi lang nito na meron siyang mga ginagamit na footnote o sanggunian sa dulo. So ibig sabihin, ano lang siya, nasaan yung pasaliksik pero ang layunin niya ay informatibo pa din. So tandaan natin na pinag-aaralan natin yung mga uri ayon sa layunin. So huwag niyo na pong isama sa paghahanap tong dalawa, expository at yung referensya. Yung naratibo, malinaw naman siguro yan. Yung kung ano yung mga gusto niyo kwento, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, yan. Pwede natin maging halimbawa yan sa naratibo. Tekstong argumentatibo, nikot ito sa pagdududa sa usapin ng isang mananaysay o mananampati. Kailangang harapin niya ang paksa sa lahat ng anggulo. Kahit pa nga sa simula pa lamang ay nailahadan niya ang kanyang pagkiling. Kailangan ding igalang ang opinyon ng kabilang panig habang pinaninindigan ng manunod ang kanyang panig. Sa pamamagitan nito ay makukumbinsi at mapapaniwala ng ang mga mababasa at mga tagapakinig na tanggapin ang inilalahad o mungkahin o sa loobin. So, basta ang tandaan natin sa argumentatibo, meron tayong pinagtatanggol na panig. Meron tayong personal na pagkiling na panig na pinapanigan. At panguli, procedural, ayan, ang inalimbawa dito ay mga pagbuo ng proseso o laro, recipe, pagluluto, proseso ng pagkukumpuni ng mga kagamitang electrical, mga hakbang sa laboratorio habang nagsasagawa ng eksperimento upang makuha ang magandang resulta, magbibigay ng direksyon o tuntunin, at pagbibigay ng direksyon o panuto, di ba? Then basta ang layunin nito ay sabihin sa atin kung ano yung ating dapat gawin, di ba? Okay. So, yun lang po ang ating pagtalaki sa module 3 at module 4. Para po sa ating gawain, pwede niyo pong i-download yung ating module 3 and module 4 bilang gabay sa gawain natin ngayon dito sa WHLP. So, ang gagawin lang po natin, diretso tayo dito sa pinagsamang gawain. Module 3 and 4 po yan. Malila ko na nilagay. So, maghanap ng mga maaring maging halimbawa ng mga sumusunod na uri ng teksto. So, hanap po kayo ng anim na teksto. Kasi anim yan. So, informatibo, deskriptibo. Nakikita ba? Kalimutan ko itanong. Nakikita po, no? Akya ko na lang. Ayan. Kita, no? Sagot naman kayo. Sir, pwede po ba maghanap ng text sa internet tapos ilagay ang sources? Okay, sige. Linawin natin mamaya yan. Maghanap ng mga maaaring maging halimbawa ng sumusunod na uri ng teksto. So, kuha kayo ng isang tekstong sa tingin nyo ay informatibo, sa tingin nyo ay deskriptibo, naratibo, persuasive, procedural, argumentatibo. So, anim. So, maaaring maghanap po, mangalap ng mga halimbawa mula sa mga lumang aklat. Kung meron kayong mga aklat sa bahay, meron yan. Try nyo lang. Aklat, magazine, dyaryo, wag lang yung mga pinagbabawal na dyaryo, alam nyo na yon. O online. Pwede po sa online. Gaya ng tanong kanina, pwede ba sa internet? Pwede po. So, siguro kung internet yan, sabihin nyo kung saan yung source. Kung ito, kahit ano pa yan, kahit lumang aklat yan, sabihin nyo kung anong pamagat ng aklat na pinagkuhaan. Kung magazine, anong pamagat ng magazine na pinagkuhaan. So, lagyan nyo lang mula sa pamagat ng aklat, ng magazine o pahayagan. Kung online, sabihin, ilagay mula sa tapos yung link para alam ko kung saan ang galing.
So, iwasan kumuha ng mga halimbawa ng mga tekstong wala sa blog at hindi published. So, halimbawa, iwasan yung kumuha ng mga assignment. Kasi ang dami nun online, mga assignment na sanaysay ng mga estudyante na pinapost din online. Huwag kayong mag-type ng halimbawa, ng tekstong informatibo. So, huwag kayong mag-ganap ng ganon. Kasi ang makikita nyo, puro assignment. Tinubukan ko eh. Makikita nyo, puro assignment ng mga estudyante. Assignment ng mga estudyante makikita ninyo. So, iwasan po yun. Malalaman ko yun. Dapat kasi, hanggat maaari, published para makita natin paano ba ginagamit yung mga tekstong ito sa pang-araw-araw nating buhay. At pagkatapos ito, ayan, matapos sumipi ng mga halimbawa, ipaliwanag kung bakit naangkop ang inyong mga nakuha para sa bawat uri ng teksto. So, halimbawa, kumuha ako ng isang teksto. Sinabi ko, ito ay informatibo. So, ipaliwanag mo bakit. Ano bang katangian ng binasa mong teksto? Mas maganda sana kung buo. Pero kung masyado mahaba, halimbawa, dalawang page o sobrang haba pa, pwedeng sumipi lang kayo o kumuha kayo ng excerpt o quote. Kumuha lang kayo ng ilang tiyak na bahagi ng teksto. Tapos, isunod yung halimbawa. So, bakit siya naangkop dun sa uri ng teksto? Bawa, informatibo. Bakit siya informatibo? Ano yung taglay ng teksto na yon para masabing ito ay informatibo? Sikaping paliwanag po ng mabuti, ha? So, ilahad ng nilalaman at katangian ng siping ginamit. So, kung sasabihin yung deskriptibo, patunayan ninyo. Maaari kayo maglahad ng mga tiyak na nabanggit mula doon sa teksto na siyang susuporta doon sa sinasabi ninyo. Halimbawa, ito po ay isang deskriptibo sapagkat nabanggit sa bahaging ganito na kanyo, nagsusuporta doon sa sinasabi ninyo. Gets? Nasundan po ba? I-quote, yun, CP. Sa Pilipino kasi ng CP ay ng Pilipino ng quote ay CP. Quote. So, Pilipino lang po ba ang halimbawa sa libro? Hanggat maaari po siyempre Filipino kasi Filipino po yung subject natin. Sir, bagong upload na modules po yan. Opo, nandito po yan sa ating e-learning platform. Pasilip nga ako nakikita kasi hindi nag-respond yung diplomacy kahapon kung nakita nila. Na-upload ko ito kahapon. So kung hindi po nakita, email nyo lang ako para mailipat ko. So yun lang po. Sundin lang po natin yung format ng pagpapasa. Sir, pwede po halo. Kasi ang subject natin Filipino. So, hanggat maaari. Kung walang makita sa Filipino, meron yan. Maniwala ka sa akin. Meron yan. Hanap lang. Meron yan. Basta kailangan nyo lang po tignan yung layunin. Layunin ng paglalahat. Huwag nyo pong masyadong tignan yung kayarian, kailangan sanaysay lang kunin ko. So, hindi laging ganon. Minsan, makakakuha kayo sa balita, makakakuha kayo sa syempre, kung dagli yan, automatic kwento yan. Kung yan ay may kwento, syempre kwento yan. So, makakakuha kayo sa iba't ibang uri, iba't ibang makikita nyo sa online. So, kahit sa bahay ninyo. Sa mga flyers, yan, nakakita kayo. So, sundin lamang po yung tamang paraan ng pagpapasa po ng ating gawain. So, i-upload muna sa inyo pong Google Drive. So, okay lang sa balita kasi di ba publish yun? O, publish po yun. Basta lumabas sa mga printed. O, kung printed, mas maganda. Kung hindi, kung online, sa mga mapagkakatiwala ang sources. Halimbawa, articles yan. Editorial page. Iwasan nyo sa mga masyadong malayang sites. Gaya ng SlideShare o ng kung ano-ano pang mga answers. Nako nyo. Para mahalataan nyo naman yan. Editorial page. Yan ay galing sa mapagkakatiwalaang source. O alam natin na ito ay pahayagan talaga. Nako nyo. Baka yan ay gawa-gawa lang ng mga estudyanteng assignment nila sa isang subject, siyempre, maka-question natin yung credibility. So, yan. I-upload nyo po muna sa inyong, siguro gawin nyo sa Word o gawin nyo sa Google Docs. Ilagay nyo sa Google Docs yan. Tapos,
or kung gusto nyo, i-scan nyo sa cam scanner kung sa papel nyo gagawin. Tapos i-upload nyo po sa drive ninyo, i-send po sa akin yung link. Pindutin yung share, baguhin po ang access settings ng file, gawing anyone with the link para mabuksan ko po yung inyong pinasa. Ipadala po ang GRE Drive link sa na inyong gawa sa e-learning platform eNote o sa anumang maaaring itakda. So ako, tinatakda ko sa e-learning platform eNote. Huwag niyo pong ilalagay diretso yung mga gawa ninyo sa eNote. Kasi una, kapag nag-crash yung platform, yari tayo. Kasi wala na kayong backup. So kaya link lang yung pinapalagay ko para kung sakaling mag-crash, pwede nyo pa rin isend sa akin ulit kasi may copy kayo. Pangalawa, mahirap kasi siyang i-check pag diretso nyo siya inilagay dun sa may parang box doon. Yung mga gawa ninyo, mahirap siya i-check. Hindi nag-fit sa screen. So, sundin nyo na lang po yung format na sinabi ko. Okay. So, may tanong po ba bago tayo matapos? Sa lahat po ito ay makikita sa ating e-learning platform, paki-download na lang po. May tanong po bago tayo matapos? Tanong, baka may tanong kayo. Walang tanong? So kung walang tanong,